Hello mga mamis, today ang gagawin ko ay isa na namang character cake. Hindi ko alam kung sino yung character na to, basta cute siya na image, ganun. Tapos, una ko nilagay yung outline na nasa gilid ng cake para at least matansya ko ba kung saan, hanggang saan yung ano to, yung dedication lang. Tapos ayan, inilagay ko na nga yung dedication ng cake. So, ginaya ko din yung pagkakasulat kahit papano doon sa inspo na cake, though hindi siya carbon copy. Tapos, so ayan, yung nandun sa sample is kulay red lang yung nakalagay and yellow. Pero ito, hindi ko siya diretsong in-apply yung red sa kulay white kasi for sure yan, magmancha siya sa kulay white para kahit papano, yung kulay white na base na outline, yun yung mag-absorb muna, hindi siya magmumukhang kalat, ganun. Tapos, so ayan na nga, isinulat ko na muna siya. Tapos, hindi ko yan ilalagay kaagad yung kulay yellow na ano to, na pinakaibabaw ng kulay ng dedication kasi medyo moist pa yung ano, yung cream. Kapag nilagay ko na kaagad kasi, or isinunod ko na kasi kaagad yung ano, yung kulay yellow, mag-aano yan siya, magmamansya siya kaagad, ma-absorb niya kaagad yung kulay ng red. Tapos, ayan, kung makikita ninyo, half lang ng image, silip lang yung ginagaya kong drawing. So, ayan siya, gawa siya sa parang fondant yan, tapos may, siguro may fondant cutter yan, kasi may hiwalay-hiwalay kada kulay eh. Ang pinagawa kasi ni client is soft icing lang, so, for sure, hindi ko yan siya magagaya since fondant yung pinagayahan ko. Pero try natin na yung pinaka-close kahit paano doon sa image ng, ano to, ng pagagayahan. So, yan, naglagay muna ako ng, ano, ng outline. Kapag mga drawing na ganyan, so, ang ginagamit kong outline yung light color or yung kakulay ng cake. So, kulay white. Para sakaling maghawa yung kulay, una mag-absorb yung white. So, in between sila mag-meet, kung mag-ibang kulay yung magkatabi. Tapos, yan na nga, medyo napa-dark yung color ng ano ng skin nung nagawa ko. Kasi yung doon sa sample is medyo light. So, ayos din lang kasi magiging shadow effect yan kaya papatungan ko pa yan siya ng ano, ng light color. So, ayan na nga kung mapansin ninyo, light color na ipinatong ko. Tapos, gumamit na naman ako dyan ng mga scraper ko na sobrang kaliliit, ganyan. So, ideal talaga pag nag-drawing ng ganyan. Meron kang mga flexible na scraper and ang Wonder Toothpick na ginagamit ko. Huwag kayo mag-alala, ang toothpick na yan ay hindi recycle. Hindi ko yan ginamit, char. So, ayan na nga. Ano to? Nilagay ko na yung medyo light color. Tapos, nag-start ako nga pala maggawa na itong cake na to. Siyempre, hindi kasama yung baking. Start lang ng paglagay ng frosting. Alas 2 pasado. Tapos, natapos ko to ng alas 11 pasado na. So, less 2 hours natin approximate lang. Siyempre, dinner break muna ako dyan. So, approximately 7 hours ko siya natapos. Yung pag-frosting and pag-drawing. Yung pag-drawing ko na ganyan, ang pinakita ko na lang is yung highlight na part or yung mga ibang part kasi yung sa actual ko talaga na ginagawa yun or sa reality sobrang bagal ko talaga kasi medyo detailed talaga ako sa mga na pag gumagawa ako ng mga drawing ng ganyan. So hanggat kaya kong gayahin yung sample inspo, gagayahin ko talaga yan siya. So dahan-dahan ko siyang pinapakinis at ishini-shape and ingat na ingat ako na maghawa yung ano yung dark color sa light color. Tapos so ayan kung mapapansin niyo yung black na yan, inilagay ko lang muna siya doon sa loob ng white na outline para mag-lock yung color niya, yung white yung mag-a-absorb. Hindi siya magkakalat sa pinaka-base na frosting. After ko yan siya na ano, na nilalagay dyan, yung pinaka-final na side ng kulay black na yan, ano to, medyo nakahang yan siya para kahit papano, basta hindi siya magkakalat in short. Diyan sa salamin na yan, ingat na ingat din yan ako na inilagay. Sobrang tagal ko dyan sa part ng salamin na yan kasi nga, niingatan ko na hindi siya ganun nakadikit sa mukha. Yung sa sample ng ano ng character na yan, talaga may mga siwang-siwang siya kada color din. So imagine nyo, yung sinutungkab ko talaga yan siya or dahan-dahan kong inilalapat na hindi didikit yung kada kulay dito sa ano sa ibang kulay ganyan. So
ayan ah, nilagay ko na yung, imagine nyo sa sobrang tagal kong drawing, nailagay ko na finally yung kulay yellow kasi kahit pa paano nag-raise, nag-evaporate na yung ano, yung moist ng red, pwede ko na ilapat yung kulay yellow. So, ganyan siya. Sobrang tagal ko siyang ginawa kasi dahan-dahan ko talaga siyang inilalapat. Tapos, yung sa salamin na yan, pansin ninyo, hindi yan siya ganun nakadikit yung pinaka-surface niya, yung ibabaw niya doon sa ano, sa itim. Para hindi siya magmansya, hindi siya magpangit, hindi siya, ano to, pangit siya tignan kapag may mansya kasi. Yung pinaka-base lang ng ano, ng salamin na yellow na yan, ayun lang yung nakalapat doon sa black. Sakaling mag-stain, naka-hide siya. Ganun siya. Kaya, yun, medyo mabusisi talaga siya. Tapos mapapansin ninyo, ito nga final touch ko na is the morning na before the delivery. Saka ko na nilagay yung mga draggies na yan. Ayun, mapapansin ninyo yung stain is nasa side lang. Hindi siya ganun nagkalat, diba? So, yun lang mga mami. Salamat sa iyong panunod. Param, ciao!